Tiwala si House Speaker Martin Romualdez na magtatamo ang mas maunlad na bansa sa tulong ng mga makukuhang investment lalo pa at ipapakilala ng Pangulo sa mga world leaders ang tungkol sa Maharlika Investment Fund. May ulat si Mela Lesmoras. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na magiging matagumpay ang pakikilahok ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, lalo't ibibida roon ang Pilipinas bilang investment hub sa mundo. Yan ay sa kabila ng pagbatikos ng ilang grupo rito na ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro na luho lang umano sa hirap ng buhay ngayon. Giit ni Speaker Romualdez sa mga naunang foreign engagement ng Pangulo na ipamalas na niya ang galing sa pagsulong ng interes at direksyon ng Pilipinas sa international community. Kaya tiwala siyang ganito rin ang patutunguhan ng WEF, partikular na sa paglulunsad ng Maharlika Investment Fund sa global stage. Sa susunod na linggo, balik sesyon na ang Kongreso at prioridad nilang maipasa ngayong 2023 ang mga priority bill na magpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda, isa sa isusulong ng kanyang komite ngayon ang pagpapataw ng mas mataas na buwis sa mga luxury item para naman mapalago pa ang kabanang bayan. Partikular ang mga relos, bag at iba pang leather items na higit 50,000 pesos ang presyo, private jets at luxury cars na higit 5 milyong piso at iba pa. Kesa naman patawan pa ng mas mataas na buwis ang mga financial instruments sa bansa ayon kay Salceda. Sabi naman ng National Economic and Development Authority ukol dito. Maganda na rin po to na para una makatulong sa pagkuha ng revenue sa ating revenue collection, and then it's also a way for yung ating mga the more fortunate ones na makatulong. Habang hinihintay naman ang pagbabalik sesyon ng Kamara, tuloy-tuloy naman ang mga briefing ng ilang komite rito. Mela Lesmoras para sa Bayan.